naked in life, pag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na talaga gusto yung nakikita ko. Hindi ko nararamdaman na kawawa ako. Kasi alam ko, may Diyos na nakakakita ng lahat. Sa oras ng gipit at hirap ka talaga sa buhay, ang makakasama mo pa rin talaga yung pamilya mo pa rin. Kaya isa sa mga favorite product ko talaga ng Marisol is yung ginger natin na spray. So, paborito ko yung ginger hair tonic. Doon ko napatunayan na hindi talaga kailangan maging mahal ang isang produkto para maging epektibo ito. What makes me happy? Madali kasi akong pasiyahin. So, siguro wag na natin layuan. Kanina, masaya ako kasi natulog kami ng mga anak ko na magkakatabi. I was able to do our normal routine wherein I read them a bedtime story first and then we all woke up together. Since bumalik na nga po ako sa pag-aartista, so kahit gusto kong kasama yung mga anak ko araw-araw, hindi na yun nangyayari. Kaya para sa akin, happy moment yun. Pinagpapasalamat ko yun. Pangalawa, kahapon galing ako ng mall. Tapos pumunta ako sa, mahilig kasi ako pumunta sa mga second-hand bookshop. Tapos nakabili kasi ako ng Martha Stewart na book about organizing stuff for 155 pesos. So originally, 210 pesos siya. Tapos markdown pa siya ng 155. Ang saya ko kasi yung brand new noon, usually talaga nasa 1,000 up. So it's a steal. So yun, masaya ako dahil doon. Tapos ano pa bang nagpapasaya sa akin? Pagkain. Pag nakakain ko yung matipid akong tao, pero ang pagkain, hindi ko kasi siya tinitipid. Lalo na kung para yun sa mga mahal ko sa buhay at para sa akin din. How do I take good care of myself? I try to be mindful of like what I eat, how less I drink. I drink very little water kasi. So, minake sure ko lang na I drink at least 8 glasses of water a day. Or kung hindi ko talaga kaya, nagtitiya ako on top of water since mahilig kasi ako sa soft drinks. And then, I also journal and I meditate. Start young. But, you know, kung yung mga tao na manunood nito, eh, hindi nakabilang dun sa young generation, kagaya ko, wala na sa kalendaryo. The perfect time really is now. Because self-love is not naman just for the younger generation. Minsan nalilito tayo kung ano ba talaga yung self-love. Kasi di ba ang madalas nila sabihin, choose yourself first. Okay naman yun. Pero minsan kasi, napansin ko rin sa buhay ko na minsan sumasobra din tayo. May mga tao na sumubok ng self-love, tapos nung sinubukan naman nila, may mga tao na silang nasasaktan in the process. When I first learned about self-love, 31 years old na ako. And I started practicing it at that age. Pero sa totoo lang, na-master ko lang talaga siya now that I am now 33. And one of the things that I did is I meditate at night. Iba-iba naman yung forms ng meditation. Pero ang ginagawa ko kasi, pagdating ng gabi, since meron din akong insomnia, para makatulog ako kagad, siguro dahil actor din ako, pinapanood ko yung sarili ko kung ano yung ginawa ko the moment na gumising ako nung araw na yon. Mula nun, napapansin ko kung saan ako pinaka nag-waste ng time. For example, so pinanood ko yung sarili ko habang nakapikit ako, tinitingnan ko. So pagising ko, ito yung una kong ginawa, ito yung sumunod. Dun ko napansin na ang tagal ko pala gumamit ng cellphone. Tapos, because I journal, I write those down. And every time, mapupunta ako sa moment na yun, nahahawakan ko yung cellphone ko, babalikan ko yung journal ko, kung ano yung mga nilagay ko na pwede kong gawin instead of using my phone. Kasi minsan, gagamit ako ng phone, supposedly magto-tweet lang ako, pero dahil may napansin akong tweet ng gusto kong influencer, hindi ko na namalayan, ang tagal ko na pala dun. So, meditating that way really helped me to love myself more. Kasi nakikita ko na, ganito pala kadaming oras yung napupunta lang sa wala. Wala siyang benefit para sa akin at lalong-lalong wala siyang nagiging benefit para sa mga anak ko. So, mas nagiging mindful ako sa mga practices na ginagawa ko araw-araw. Sana sa mga younger generation, alam niyo kung meron man akong regret in life, siguro yun yung nung una kong narinig yung mga salitang mindfulness.
peace, self-love, dapat ni-research ko kung ano ba talaga yung ibig sabihin nun. Kasi siguro kung na-apply ko siya sa buhay ko nang mas bata ako, ang layo-layo na siguro ng narating ko ngayon. Pero sa mga kaedad ko naman, hindi pa too late. Kasi kung sinimulan ko ng 33 at sisimulan nila ng 33, malayong-malayo ang mararating namin. Oo naman. Sa tingin ko, walang artista na hindi siguro sasagot na hindi sila nakaramdam ng pressure dito sa industriya na ito. Hindi ko ginawang dahilan na wala akong endorsement o wala akong ganung kalaking pera para hindi ko alagaan yung pangangatawan ko. Kasi alam naman natin na sa trabaho ko, napaka-importante ng physical appearance. Andun yung malayo mararating mo kung meron kang talent, pero maganda rin kasi kung pleasant ka. And nung pleasant yung outer appearance mo, nangyari kasi sa akin noon, pagbalik ko sa showbiz industry, since 7 years nga akong tumigil, pag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na talaga gusto yung nakikita ko. Nakikita ko na ang dami ko ng lines sa face, hindi rin pantay yung kulay ng balat ko, nahihiya ako sa mga makeup artist kasi pati braso ko, kailangan nilang makeupan since nung hindi naman ako nag-aartista, nagdidibisorya ako, namamalengke ako. So, pag palagi ako naka-t-shirt, syempre maputi dito, tapos dito morena. So, yung siko ko sobrang itim. Doon ko napatunayan na hindi talaga kailangan maging mahalang isang produkto para maging epektibo ito. Kasi yun yung time na lagi akong pumupunta sa hindi siya convenience store eh. Lagi akong pumupunta sa store, lagi akong bumibili ng mga scrub na abot-kaya lang ng budget ko, yung mga $149, yung mga buy one, take one. Tapos talagang naghihilod ako, at tuwing naliligo ako, nag-effort talaga ako na magustuhan ko yung panlabas kong itsura. Kasi mag-radiate yun eh, makikita mo yun sa mata mo, makikita rin yun sa kilos at pananalita mo. Sagutin yan talaga yung what makes a woman stronger, lalo na syempre babae po ako, diba? Kaya lang gusto ko siyang sagutin in general, whether babae ka o lalaki ka, kahit ano pang kasarian mo or kung paano mo man gustong i-identify ang sarili mo, pakiramdam ko po talaga ang isang tao magiging malakas po yan kapag may pananampalataya po sa Diyos. Kasi siguro yun din yung nararanasan ko sa buhay ko. Dahil introvert ako, maraming aspeto ng buhay ko na hindi alam ng pamilya ko, ng best friends ko, ng mga kapatid ko at mga pinsan ko. At very close po ako sa mga tao na to. Hindi sa gusto ko mag-lean sa kanila, sa mga pinagdadaanan ko, pero kasi ayoko lang ng gulo. Yun talaga yung pinaka-ayoko sa lahat. And I take great comfort na alam ko sa sarili ko na may mga bagay na kami lang ng Diyos ang nakakaalam. At sobrang okay lang yun. Kasi feeling ko man kailangan ko ng justice o pakiramdam ko man na parang naambuso na ata ako. Hindi ko nararamdaman na kawawa ako. Kasi alam ko may Diyos na nakakakita ng lahat. So kahit merong may hindi alam, kahit hindi ako pumapalag o kahit wala akong sinasabi, gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon para sa dulo, magwawagi pa rin ako. Even before pa akong kunin na endorser ng Merisan, maingat na po talaga ako sa buho ko. Sobra. Di ko naman po siguro ito mapapahaba ng ganito kung hindi. Isa sa mga ginagawa ko is nagme-make sure ako na kapag meron akong taping at mag-undergo ng extreme heat yung hair ko, instead of using a conditioner, I use a hair treatment. So, dito ginagamit ko yung Merisan na Brazilian hair treatment. Tapos pag wala naman akong taping at alam ko na air dry lang yung buhok ko, doon ko ginagamit yung ginger na conditioner and lotion. Then of course, I make sure that on top of that, I also go to the salon for once a month hair treatment. Twice. So the first one is when I gave birth to Mori, my eldest child who is now 7 years old. So hormonal changes kasi yon. So natural naman talaga yon sa mga either buntis or kakapanganak lang. Tapos yung pangalawang beses with Alessi, extreme na, nagkaroon ako ng alopecia kasi
nagkaroon kasi ako ng postpartum depression. Tapos, meron ako 5 piso dito. Nagkaroon ako ng 5 piso dito. Tapos, dito mas malaki pa ng 5 piso dito sa likod lang. The back of my head. So, ayun. Tapos, ang ginawa ko nung time na yon, gumagamit ako ng pure ginger oil for my hair. Nilalagay ko siya sa scalp ko. But the thing is, nilalagay ko lang yon pag gabi, tsaka kapag hindi ako lalabas. Kasi pag nilagay ko siya sa umaga, kahit nasa bahay ako, mabaho kasi. Mabaho siya. Kaya isa sa mga favorite product ko talaga ng Mary Sun is yung ginger natin na spray. So, paborito ko yung ginger hair tonic ng Mary Sun. Kasi yon, it has the same ingredients. So, meron din tayong ginger, meron pang ginseng, may aloe vera pa, may biotin pa na tinitake ko orally din before together yung paglagay ko ng ginger oil para magtumubo ulit yung buho ko. Actually, I have proof kasi hindi pa rin talaga siya tumutubo completely. So, meron ako ditong baby hair pa din. Ayan mo. Diba, supposedly, ayan, tinatago ko lang siya. Iniipit ko lang dito. Pero yung totoo, ito siya, si maiksi siya. Wala naman akong bangs. Pero the rest of my hair mahaba. Kasi nga, ngayon pa lang din po talaga siya tumutubo. So, ang saya ko kasi on top of using ginger shampoo and conditioner, which is all natural, plus yung tonic pa, mas mapapabilis yung growth pa ng hair. Masasabi kong fresh ako kapag pudpud yung kuko ko at saka maganda yung buho ko. And I'm not saying this because I am now an endorser of Mary Sun. Kapag yung kuko ko pudpud siya. Pag pudpud, alam din to ng mga coworkers ko sa trabaho kasi sobra kong agitated na kunan ako ng eksena nang hindi pudpud yung nails ko kasi feeling ko madumi. Tapos, I can go out, I can go to the mall, I can go anywhere, even meet very important people without makeup. I can face them confidently as long as pudpud yung buho ko at saka maganda yung buho ko. Kasi dito ko talaga kinukuha yung confidence ko talaga sa hair. So, ayun. Ano? Kunyari, makakausap ko yung sarili ko nung bata-bata pa ako. Invest in properties. Oo, invest in land, to be exact. Kasi gustong-gusto ko maranasan sa buhay ko yung pwede naman akong magpahinga. Yung bang magpapatayo ako ng parang 4-door na parang rental home, ganun. Tapos pwede kong sabihin na, ay, hindi muna ako tatanggap ng trabaho ngayon. Mag-focus muna ako sa mga anak ko. Tsaka, mabubuhay kami kasi magbabayad naman yung mga nagre-renta dun sa mga bahay-bahay ko. So, yun siguro. Most important life lesson that I've learned and I want to bring with me until my last breath. It's that my immediate family are my best investment. Lahat ng gastos para sa kapatid ko, sa mama ko, sa papa ko, sa mga pinsan ko, sa mga out of town trip namin, sulit yun. Kasi when things get tough, especially during the pandemic, yes, mahal natin ang mga kaibigan natin, di ba? Pero doon mo pala malalaman na sa oras ng gipit, at hirap ka talaga sa buhay, ang makakasama mo pa rin talaga ay pamilya mo pa din. Kaya naman, sobrang pinagpapasalamat ko po talaga yung mga kapatid ko at mga pinsan ko kasi talagang mahal na mahal po namin ang isa't isa. Maganda ang relationship namin lahat. Medyo nakakahiya. Pero sasabihin ko na kasi ito naman talaga, hindi rin kasi ako magaling magsinungaling. So ayoko naman magbigay ng pa-smart-smart na answer. Pero ang totoo, isang bagay na hindi ko nagawa noon na gusto kong gawin ngayon is to have savings. I want to know how it feels to really have a certain amount in your bank account for a rainy day. Yun po talaga yung goal ko. Kunyari po, ito, September pa lang last year, wala na kaming aircon eh. Meron kaming aircon, pero nasira po kasi. Gawa ng
window type kasi yun. And kahit na studio type yung condo ko, high ceiling siya. So parang yung wattage ba yun o horsepower, it's really not enough. Pinagkakasya ko lang. Tapos parang every 2 months, pinapagawa ko siya. So nung napapadalas na yung every 2 months, pinatigil ko na pong ipagawa yung aircon namin. Tapos, nag-electric fan na kami. Ngayon, nandito ako sa state ng buhay ko na kaya ko naman pong bumili na ng aircon. Pero hindi ko pa rin po ginagawa. Kasi hindi naman po porkit kaya natin bilhin, eh dapat natin bilhin. Pag iniisip ko po kasi bibili ako ng aircon, malamig ang mga gabi namin ng mga bata, pero pwedeng wala na kaming budget para makapagbakasyon, makapag-beach, baka pag kumain kami sa labas, bumalik ulit kami dun sa, oh anak, fast food lang tayo ha. Hindi po kagaya ngayon pag sinabi ng anak ko, Nanay, I want Japanese food. Go! Japanese food! Nanay, I want Chinese. Okay, and order takeout. Alam niyo po yun? Parang, pag iniisip ko, okay naman yung mga anak ko. Natutulog kami na naka-electric fan since September, March na po ngayon. So, 6 months na po, okay naman sila. So, yung mga bagay na kaya naman namin, okay na yun. Kasi marami rin naman kami pwedeng paggamitan pa ng pera. Dahil dapat talaga wise tayo sa ating spendings eh. Tsaka yung mga anak ko, wala po akong problema sa mga yan. Dahil ang mga anak ko, kahit mga bata sila, marunong sila kumain ng tuyo at sardinas. So, papanatiliin ko na lang po yung ganitong pamumuhay. Okay lang po yun. Magugulat kayo, baka nga po wala akong aircon, pero nabili ko po yung condo ko.